Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating Family Hondoke. Ngayon po ay pag-aaralan natin ang Kabanata 2, ang pagkakasala ng tao, at Kabanata 3, iskatolohiya at kasaysayan ng tao. Kabanata 2, ang pagkakasala ng tao. Walang sinuman ang nakakaalam sa ugat ng kasalanan. Ang Kristiyano, base sa Biblia, ay nakahapit sa isang malabong paniniwala na ang pagkain ni Adan at Eva sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama ang ugat ng kasalanan. Maraming Kristiyano ang nag-aakala na ang bunga ay isang tunay na punong kahoy. Maraming mahalagang bahagi ng Biblia ay inihahayag sa mga simbolo at metapor. Kung gayon, ano ang kinakatawan ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama? Upang matutunan ito, atin munang imbestigahan ang puno ng buhay na katabi ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang puno ng buhay at puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang puno ng buhay ay kumakatawan sa isang huwarang lalaking ganap na naisakatuparan ang ideal na paglikha. Sa makatuwid, ito ay simbolo ng perpektong Adan. Ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay kumakatawan sa huwarang babae, ang perpektong Eva. Ang identidad ng ahas. Sa Biblia, nababasa natin na isang ahas ang tumukso kay Eva para magkasala. Ang espiritong nilalang na kinakatawan ng ahas ay unang nilikha na may mabuting layunin. Ngunit sa bandang huli ay nagkasala at naging si Satanas. Ang ating konklusyon, ang ahas ay isang anghel. Ang pagkakasala ng anghel at ang pagkakasala ng tao. Sa Jude 6:7, ipinapahiwatig na ang anghel ay nagkasala, bunga ng bawal na pakikipag-ugnayang sekswal. Sa Genesis 3:7, ipinapahiwatig na sina Adan at Eva ay nagkasala sa pamamagitan ng kanilang mga bahaging sekswal. Sa makatuwid, maaari nating isipin na nagkaroon ng bawal na ugnayang sekswal sa pagitan ng anghel at mga tao. Ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang bunga ay simbolo ng pag-ibig ni Eva. Ang pagkain ni Eva ng bunga ay nangangahulugan na siya ay nakipagtalik sa anghel at ito ang nagbigkis sa kanya sa lahi nito. Ang ugat ng kasalanan. Ang ugat ng kasalanan ay ang bawal na pakikipag-ugnayang sekswal ng unang ninuno ng tao sa anghel na sinisimbolo ng ahas. Hindi nila naparami ang mabuting lahi ng Diyos. Sa halip ay ang masamang lahi ni Satanas. Kabanata 3, iskatolohiya at kasaysayan ng tao. Ang kahulugan ng mga huling araw. Ang mga huling araw ay darating bunga ng probidensya ng Diyos sa restorasyon para iligtas ang makasalanang tao. Ang mga huling araw ay ang panahong ito kung kailan kasabay ng pagdating ng Mesiyas bilang punto ng pagbabago. Ang daigdig ng kasamaan na pinaghaharian ni Satanas ay mapapalitan ng huwarang daigdig sa paghahari ng Diyos. Ang impyerno sa lupa ay mapapanibago at magiging kaharian ng langit sa lupa. Sa makatuwid, hindi ito araw na dapat katakutan kung kailan ang mundo ay wawasakin ng mga pandaigdigang kalamidad at dilubyo na pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano. Ang totoo, ito ay araw ng kaligayahan kung kailan ang pinakamimithiing pag-asa ng sangkatauhan ay matutupad. Ang panahon ngayon ang mga huling araw. Ang tanda ng huling araw. Sa 2 Pedro 3:12 ay sinasabi, ang kalangitan ay magliliyab at mawawala at lahat ng mga bagay ay matutunaw sa apoy. Ayon sa James 3:6, ang dila ay apoy. Ang paghuhukom sa pamamagitan ng dila, sa makatuwid, isang paghuhukom sa pamamagitan ng salita. Ang mga huling araw, ang bagong katotohanan at ang ating gawi. Sa espiritu at katotohanan, pinanunumbalik ng Diyos ang tao na nasadlak sa kamangmangan dahil sa pagkakasala. Ang espiritu at katotohanan ay walang katulad, walang hanggan at hindi nagbabago. Gayunman, ang antas at sakop ng kanilang katuruan at paraan ng kanilang pagpapahayag ay nag-iiba sa iba't ibang panahon sa kanilang pagpapanumbalik sa sangkatauhan mula sa estado ng labis na kamangmangan. Para ang makabago, intelektual na mga tao ay maliwanagan sa katotohanan, kailangang lumitaw ang isang aklat na higit na mataas at mayaman ang nilalaman
na inilalahad sa siyentipikong pamamaraan. Tinatawag natin itong bagong katotohanan.